Good evening. So here we go. I will now show you how to extract altitude using the longitude and latitude. Okay? Sa using Google Earth. So dito, okay? I have provided a point wherein we are going to to determine the altitude of this point using the Google Earth. Okay? So let's try to made it here. So, parang naka-ano lang siya. Naka-pump, naka-pop out. So, and then maglalagay tayo ng point. Then, kung mapapansin nyo dito, meron siyang latitude and we have the longitude. And this dito sa pre-provide ko dito, we have the latitude and the longitude that the format is 18 degrees or yung format niya is this degrees, minutes, and second. Which is yung nakikita nyo dito. Okay? So, yung mga transformation ng format is pwede naman tayong mag-research sa internet. Marami yan. So, just copy, like for example, we will copy this one, okay, sa latitude. Okay? And then, copy na rin natin yung ito, yung sa longitude. And then, yan. So, and then i-zoom lang natin. Enter mo lang siya and then ito, yan na yung kanyang place mark. So i-proper place lang natin yan para ano, para makita natin. And then kung mapapansin niyo dito sa side na ito, we have the latitude, the longitude, and we have the altitude. Okay? But take note that if this will become zero, make sure na yung terrain dito sa side, okay, sa left side is naka-check, okay, kasi pag ita-uncheck natin yan, magsi-zero yan eh, okay, and then kapag i-check natin yan, meron siyang value. So kapag, kung papansin ninyo, pag ginagalaw ko itong cursor, siya yung parang sinusundan ito ng ito yung mini-measure na altitude. And then kapag move mo naman, so itong cursor na ito, ito na yung gagawin mong para ma-determine kung asan yung point. So ito na yung in-enter natin kanina, so i-zoomin lang natin. And then actually ito yung simbahan, no, ng Poway Church. So yan, so makikita nyo dito kung iganon mo, the altitude of this is 32 feet. Okay? So, 32 feet is the altitude of this point. So, yan yung altitude of that point. So, summary lang natin. We will just click here, yung point. Then, palitan natin yung latitude, longitude. Lagay natin yung mga points natin. And then, kapag nakuha na, just move the cursor, make sure that this terrain is meron siyang check. And then, tignan natin dito, nag-move na, sinusundan niya yung cursor. And then, ipopoint natin yung kanyang ito. So, yan. Yan na siya. So, that's it. And thank you for your attention.